Hello po sa inyong lahat. Ako po si Kayla Pagawitan, 144 leader ng YHC Caloocan, and under po ako sa tribe ng Living for Christ. Ako po yung inatasan ni Dad na mag-testimony to answer the question, why did you stay on serving God even it is very hard and you already have all the means to quit? And how the other people around you help, encourage, and motivate you to keep going? Itong time na pandemic na pinagdadaanan natin ngayon, alam naman natin na mahirap. Alam mo yun na dito talaga nasusubok kung gano'ng kalalim yung relasyon mo na meron ka sa Panginoon. Na dito talaga masusubok kung gaano ka nagtitiwala sa Panginoon. And kung bakit ako nagpapatuloy sa pagsiserve kay Lord. Dahil sa grabing pagmamahal ng Lord sa akin. Kaya ako nagpapatuloy. And kung bakit din ako nagpapatuloy, kasi wala namang magandang rason o mabuting dahilan para umalis ako. At kapag nabubuhay ka na para kay Kristo, you will leave every excuses na meron ka. Hindi naman porket huminto na yung physical church, hihinto na rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman yung physical church, hindi si Pastor Del, hindi yung spiritual mother natin yung pinaglilingkuran natin, kundi ang Panginoon. And sa tuwing naaalala ko yung unang beses na kinatagpo ako ng Panginoon, grabe ang presensya ng Lord doon. At isa yun sa dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. And kung talagang mahal mo si Lord, paglilingkuran mo siya with all your heart and with all your soul. Hindi yung pandemic yung magiging dahilan para huminto tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa mga oras na to, mas kailangan pa nga natin si Lord, di ba? Faith over fear. This is not the time to doubt God. Alam ko yung iba sa atin, pagod na, nagsasawa na, pasuko na. Gusto ko lang sabihin na, pwede naman tayong magpahinga, di ba? Gawin mong kapahingahan si Lord. Resting place natin siya, di ba? Alam naman natin na hindi tayo iiwan ni Lord at lalong hinding-hindi niya tayo pababayaan. Kaya walang dapat na maging dahilan para umalis tayo kay Lord. Pusuan lang natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit mahirap, magpatuloy tayo kasi alam naman natin na worth it lahat ng ito. Kasi ganun naman sa isang bagay, di ba? Kapag may pagmamahal, hindi ka napapagod, hindi ka magsasawa. Mabigat man o magaan yung sitwasyon na pinagdadaanan natin, magpatuloy lang tayo. Dapat nga na nagpapalakasan pa tayong lahat, lalo sa mga prayers, worships, at hindi dapat tayo yung maging dahilan ng pag-alis ng isang leader. God wants us to stay. And also to those people na tumanggap din sa Kanya. This pandemic, inalaw to ni Lord para maranasan at para malaman natin na He can move every obstacles at any trials na kakaharapin natin. Magpatuloy lang tayo dahil grabe, marami pang gagawin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And how the other people around me help, encourage, and motivate me to keep going. Siyempre, thank you sa buhay ni Mami Jess. Dahil din sa kanya, nakilala ko si Lord. And hindi siya napapagod na i-update kami. Paramdam na kamahal-mahal kami. Sa mga grabing mga message ni Dad Del. And sa inyo pong lahat, na kahit na hindi ko po kayo kaano-ano, still, pinaparamdam nyo po rin po sa akin na part ako ng family nyo po. Sa mga pagmomotivate nyo din po, isa din po kayo sa dahilan kung bakit po ako nagpapatuloy. Ayun lang po, keep fighting leaders, keep going, kita tayo ng Panginoon. God bless!